Hinihintay natin makompleto yung mga lineups nila eh. Eto, para sa San Marino, they got Lina, Darkseer, Earthshaker, Slardar, and Dazzel. Para naman dito sa team ng Dire, they got Alchemist, Queen of Pain, Disruptor, Gyrocopter, and Clockwork. So UC versus CITU, again, you are watching the National Cyber Collegiate League or NCCL, mga kaibigan. This is Duno from Mineski TV at ako natasan magbigay sa inyo ng punto per puntong aksyonan para dito sa ating labanan. Prepare for battle. So pakilala natin ang mga gumagamit. It's Bermuda using Darkseer. Etong si Kyle using that Shadow Priest. Roxanne on your Lina. Earthshaker para dito sa tropa pips nating si Klazar at Slardar gamit naman ni Mick. And para naman dito sa kabila, Gyrocopter being played by Quintero, Alke by Kaaro, si ano, hirap ang pangalan niya, meron basta siya yan, CITU, Precious, Clockwork, Blurry Paste, Queen of Pain, at si Dory na lang ang Disruptor dito. Chill. So, tawang chill lang. Chillax. Yan. So, both team trying to secure yung mga bounty rod nila dito. Sarili-sariling bounty rune securing muna. So Alchemist will get the bounty rune and that is instant gold para sa Alchemist dito. And he will now head towards the mid lane. Ang kanyang item choice ay Stout Shield. Ay, wala siyang Stout Shield. Double regen, double branch at meron siyang Sentry Wards dito. So Sentry Wards para i-counter yung... Ano bang yung counter niya rito? Ano namang mag-EMB pero may sent... Ah, hindi! Queen of Pain! Support Alke ba to? Mga support Alke nga. Support Alke, Queen of Pain with up against the Lina. And the Gyrocopter playing the position 1 hero para dito sa mga taga CITU. At ayan, ang support niya, Disruptor and Alke. Offlane is Clockwork. Clockwork just using the cog para makapag-XP siya dito, pero he is being harassed down by the Dazzle. He is up against Slardar, Dazzle, Earthshaker is just stacking dito sa kanilang neutral, so maganda ginagawang discarte dito ng Earthshaker. Alke, nagsastack din sila rito, so both teams parehas ang objective nila, which is to stack for their carries sa laban natin na to. At ayan, first blood going in favor of Team San Marino. They've managed to take down the Queen of Pain with the help of the Earthshaker. Hindi natin nakita yon, pero it is a first blood going in favor by the Lina, of the Lina pala. So net maing galawan tayo dyan. Queen of Pain, delegado siya, pero meron na siyang bote dito. Ito naman ng ating CS count. It is Lina leading all heroes with 7-0. 4-2-4 Slardar, 4-2-4 your Gyro. At ito, Clockwork for the deck. So tama lang, nakaka-farm yung mga offlane dito. Seer is just 3-0, currently sitting at level 2, pero malapit na siyang mag-level 3 dito. At lalong mapapabilis ang effectiveness niya dito sa lane natin. Again, the winner of this will face yung mananalo, yung nanalo kanina dun sa nauna nating matchup. Again, this is a best of 3 series. Game 1 pa lang to. This is Cebu versus Cebu. Haste rune up on your Lina. He is sitting at level 3. Queen of Pain is... Oh, ba't ganun? Launa siya nag-level 4. Ah, dahil siguro sa mga bounty rune. Queen of Pain is level 4. Actually, he had a slight lead in terms of XP over the Lina dito sa mid lane natin. Clockwork is 7-2. And medyo maganda ang laning phase for Clockwork dito. Given the fact that he is the offlane hero dito, nakakakuha siya ng enough XP to keep him going dito sa laro natin na to. And Darkseer going down into the top lane sa kamay ng tri-lane ng Disruptor, Alke,
and the Gyrocopter Alke with 1 point on that unstable concoction, giving them disable. Of course, Disruptor with a glimp back kinetic field ng kanyang skill build dito. Gyrocopter going in with 2 point on homing missile, no point on that black cannon, instead going for a 1-2 build on that Gyrocopter. At tingnan natin kung effective to. Siguro alam nila na kailangan i-control lang ng Gyro yung lanes in order to deny XP dun sa Darkseer. So that's why hindi niya muna pin-prioritize yung black cannon niya, instead going high level on that homing missile, which is isa sa mga makakating skill. Max damage of that homing missile is 250. 500 pag level 4. Napakasakit yan, Kuya Eddie. Parang pininger yan. And boom. Gyro. Gyro being Gyro. At ayan. Nag-pull pa sila sakto dito. So everything going right into the top lane. Clockwork, however, going down with the Fissure coming in from the Earthshaker. Lina. Slardar getting that kill. He is now up to 1,000 gold. Lina is level 5. Queen is now level 5, halfway going level 6 dito. So there ang magiging susi para sa magkabilang team is the rotation coming in from their mid laner. Of course, both mid laners can deal massive amount of magic damage dito. Tignan natin kung sino yung unang mid lane na magro-rotate. Queen of Pain, he has Null Talisman at nasasaktan siya rito. Oh, but he will be able to blink out dito, mga kaibigan. At ito na si Queen of Pain. Here comes the harassment coming in from the Queen of Pain. Pero Slave bringing him down to less than 50% HP, but he will battle immediately, realizing the fact that Lina can easily burst her down dun sa mga skills niya rito. And of course, kailangan niya mag-isip dito dahil may Earthshaker dito. That Earthshaker can use the Fissure, the long range initiation from the Fissure. And I think across the Fissure and the Stun Slave combo of Lina, they can easily take Queen of Pain down. Queen is now level 6 and he will head towards their base para mag-regen. Meron siyang DP dito, so Queen of Pain will be looking to rotate dito sa laban natin na to. Gyro now up with Ring of Aquila. Clockwork is level 6 as well and he will buy... Uy, hindi. Pwede niyang i-hook yung Slardar dito. Slardar is in danger. Here comes the rocket, mga kaibigan. Tignan natin kung aabulin niya riyan. Oh no, Slardar with the sprint. And that is a very bad choice. The sprint, mga kaibigan, making Slardar vulnerable dahil ma-amplify damage siya pag na-sprint siya rito. And the the Darkseer going down into the top lane as well. So that is a very good rotation coming in from the Queen of Pain, getting a kill on the bottom lane. And of course, the Darkseer going down into the top lane. So multiple kill pickup coming in from here. Here comes the Fissure, the stun. Hindi tumama rito. Queen has wave and he will be able to do it. Tignan natin kung papasok pa siya. They are chasing. They want to chase dito, mga kaibigan. Queen of Pain wants to blink in. Here comes the stun. It won't hit, mga kaibigan. But the scream! He whipped the scream and this might be very dangerous. Oh no, Queen of Pain blinking in. Hindi tumama ang scream niya. But here comes the Alchemist getting that kill. Queen of Pain with the mistiming on his blink. At nako, delikado siya rito. Slardar with the sprint activated. Nagmamadali. Here comes the teleport. But the stun coming in from the Slardar, taking Alchemist down. And that is a 2-for-1 trade. Lina going down. Kapalit Queen of Pain and Alchemist. Clock. Queen of Pain, medyo nagka-misclick doon. Clockwork again. Hook shot is available. Tingnan natin kung saan magro-rotate ang Clockwork dito. Very early in the game, Clockwork being effective. At tingnan natin ang ating net worth going 7 minutes into the game. We are looking at a 250 gold lead and over 1,000 gold experience advantage para dito sa team. Here comes the hook shot on the Lina. Here comes the kinetic field. Lina trying to use his skills. There's the Fissure. He won't be able to pop the Laguna and he will go down sa rotation ng Clockwork and the Disruptor. So that is another very good kill going in favor of Team CITU. Dahil ilang beses na nila napatay ang Lina dito. Clockwork, dalawang beses na ginamit ang hookshot to confirm kills, and that's very good para sa kanila rito. Here comes Alchemist heading towards that bottom lane. He has 2 point on unstable concoction. They are now trying to rotate back to the mid lane, but they will be spotted by a Radiant Observer Ward dito.
So maganda ambition na binibigay ng Observer Worlds na to. Gyrocopter is the leading hero in terms of network. Aquila and Facebook's up on your Gyrocopter dito mga kaibigan. Tignan natin, here comes the rocket. That is a level 2 homing missile. Magtinamaan, delikado, and here comes Queen of Pain lurking. Nagmamadali siya rito. Pwede niyang pasukin kung gugustuhin niya. Here comes the rocket. It will hit and that will say sure kill Queen of Pain. Very persistent on the chase. He has blink available in 6 seconds. Pumasok siya sa loob ng puno rito. I think he will be able to escape. And here comes the clockwork again with a hook shot on the Lina. Lina is low on HP. Very low indeed, but he will go down. Laguna will be pop on the Alchemist, but Alchemist being able to survive. Here comes the clockwork. Nagbabadali. Dumaan siya sa gitna, mga kaibigan. Oh no. Oh no. Power Gox will allow him to escape. At wala silang magagawa dito kung hindi sundin ito kapag tumibok ang puso. Boom! At ako naman ang tataka sa inyo. Takbuhan na, sir. Takbuhan moments. Here comes the Disruptor. Kinetic field, not allowing Slardar to chase. And that is a very good, again, rotation coming in favor of Team... Precious, beautiful Dota. At ang Gyro na may mangga, mga kaibigan. Level 8 na, pero wala pa siyang ultimate. Amazing coming in from the Gyrocopter. Alam niyo, magpa-farm lang siya dito. Di farm lang tayo. Ayun na, naglagay na siya ng lockdown dito. Slardar with 1,200 gold. He is second in terms of net worth. Lina is number 4. Gyro is currently at number 1. And Queen of Pain is number 2. He has Radiant's a stop of wizardry. Null and power threats. Ewan ko, magdadagon siya, pero mukhang dagon na yung build niya kasi kulang na lang sa mga. Well, casual ano lang siguro yan, tapos going for Yule siguro to cancel yung amplify damage, and he will secure a bounty rune. Queen is 3, 2, and 1 dito sa laro natin. Gyro is 3, 2, 0, and 1. So maganda laning phase para sa kanila rito. Clockwork is 1, 1, and 3. And Alchemist is 1, 1, and 3. So, parehas lang. Itong Alke and Clock dito. Clock with a double damage rune. Again, I think they will be looking to create some space for their Gyrocopter dito since very aggressive ang playstyle dito ng team nitong Precious from CITU. Darkseer, Soul Ring is up on him, 24 and 0, but currently 0, 3, and 0 dito sa laban natin na to. Ito sila ngayon. Lina, Dazzle, and Earthshaker heading towards the bottom lane. They are looking to defend, pero they will be spotted by that rocket flare coming in from the clockwork. So they will be forced to retreat dito, mga kaibigan. 4 hero rotation para dito sa team ng SMN. They are looking to defend this. Queen of Vayne farming freely in the mid lane. He has 900 gold. That is 1,000 gold, mga kaibigan. Gyrocopter and Darkseer applying pressure here on the tier 1 tower into the top lane. Darkseer is the one trying to defend. Queen of Vayne also doing the same dito sa mid lane natin. So, therefore, alam dito ng Team Precious na ang plano rito. Dahil walang nagde-defend sa mid, wala rin mong kasama sa top tong Darkseer. So, alam nila nasa baba ang Slardar and company dito. Queen of Pain, just chipping down the health of the tier 1 tower in the mid lane. Darkseer, hindi siya maka-abante dito. Currently sitting at level 6. 3 point on that Ion Shell. Uy, nag-aabang sila dito. Wala sa mga Alchemist. Tinitingnan-tingnan lang ang mga kalaban. Hello, hi, nagkakitaan dito. At ito na ang clockwork. Tingnan natin kung may hook shot niya. Oh no, puputok siya rito. Delikado siya, mga my friend. Puputok siya. Pumapasok siya sa rush pit. Pero walang kalaban doon. What are you doing? Gyro with Helm of Dominator. Okay, Arcane Boots. Lina with an Invis. He can easily take down Alge kung gugustuhin niya rito. Pero delikado, pag dito tumama, oh no, hindi nga tumama mga kaibigan. Ayan ang sinasabi natin dito. And this Lina not being on point on those light strike array. Clockwork
buffing that double damage rune. Walang magagawa ang Slardar dito kung hindi panoorin na lang mag-farm muna rito si Clockwork. Clockwork of course with that battery assault, hindi mo kayang labanan ng Slardar ng derechahan niya. And Queen of Pain, surprisingly, going for a Yule Scepter of Divinity. Yan nga ipang tanggal niya sa negative buff status niya, which is na pwedeng ibigay sa kanya, which is ito na, Wave Scream, and that is a kill on the Queen of Pain. Dazzle was there, but he won't be able to save the Lina. Masyado siyang slow hand, and the Shallow Grave. Dito mama, ang grave niya. Instead, napunta talaga sa grave si Lina, at kalungkutan for Lina. 2-4 and oh, dito sa laro natin na to, wala pa siyang Yule Scepter. Queen of Pain, blinking it, aggressively, normal niya. Here comes the scream, aray ko, napilitang mag-shallow grip. Pero ayan, the shadow strike mga kaibigan. Ah, one more tick. Oy, here's the heal. Slardar is in the mid lane. Delikado rito, nagtitik-tik ang buhay ng mga kaibigan. Here comes Lina. Slardar is low on HP and this queen, playing this game really aggressive. And the tier 1 tower into the top lane, falling in the hand of the Gyrocopter. Slardar, however, getting a timely blink dagger, which can help them with their initiation dito sa laro natin ito, dahil yan ang nagiging problema nila. However, Lina will be caught in no man's land. Boom! And this is a sure kill. Queen of Pain dominating in the game. Lina having a hard time mga kaibigan dito sa laro natin ito. Slardar with a blink dagger, sprint is activated. They want this kill on the Gyro, but Gyro sensing danger at hindi siya magpapaasim dito. Instead, the rest of the team will try to take this tier 1 tower into the mid lane, and I don't think they will be able to defend it. They pop the fortification. Slardar going in, that is a whip mga kaibigan. Oh no, and this Slardar, nanganganib siya. The initiation has been not on point dito, and they will lose 2. Clockwork with the follow up, they will get 3, and here comes Earthshaker, very low on HP, and they will get a tier 1 tower into the mid lane. And napakalungkot para dito sa team ng SMN mga kaibigan. Tatlo ang namatay, isang tower ang nabuha. That is 1,200 gold swing going in favor of Team Precious ng CITU. And CITU playing this game, the debut of the blink dagger on your Slardar is a total failure. Since Slardar blinking and showing in the blink dagger, wala siyang tinamaan. Sa dinami-dami ng kalaban, wala siyang tinamaan doon. At kalungkutan yan para sa kanya. Dahil imbes na makapag-initiate na maayos, eh sila pa yung naubos doon mga kaibigan. Ubos, pati pang tubos. And now, Clockwork with a blade mail. Hookshot will be available again in 10 seconds. And here comes the assault coming in from Team Precious. They are planning to take down the last tier 1 tower para dito sa team ng San Marino SMN. Slardar being chased down dito by Clockwork. Oh no, this is the rocket. The hookshot will connect. And here comes the Lina. He will try to deal damage. But the blade mail doing damage din mga kaibigan sa Lina rito. Here comes Alchemist. Queen of Pain is here. Shadow Strike. Queen of Pain is on a mega kill streak. Here comes the Glimp back on the Earthshaker. Delikado sila rito. Queen of Pain wants blood. I want blood. I want everything. The wave taking down with a double kill. And this might be a triple kill going in favor of Queen of Pain. Triple kill will be completed. Darkseer is nowhere to be found. 4 dead on the side of San Marino. And here comes Team CITU. They will be going for the tier 2 in the mid lane and even a tier 2 into the bottom lane. Clockwork not even there on that engagement, but Queen of Pain, of course, Clockwork with the initiation on that Slardar nahuli, namatay, at ang mga kamping tumulong naging biktima ng karahasan. Ito na naman si Slardar, nagmamadali na naman siya mga kaibigan. Pero kung ako sa Slardar, matatakot na ako dito. I'm currently 2-3-0. Wala akong magawang matino dito sa laban natin na to. Pinipilit akong ibab ng kamping ko para tumalo na naman siya mga kaibigan. At laging kong tumatalin siya, nasasaktan ang puso niya. At si Gyro, wala na akong pakialam sa nararamdaman niyo. Kaparm na lang ako rito. Teleport, Mayday, hotdog, teleport into the top lane. And Gyro Kappler will just farm his way into the game. Queen of Pain, 8,400 in terms of net worth. Gyro is 7,800, the leading hero in terms of net worth para sa time ng UC. E 5,000 lang, which is Lina. At ito, makbaka na naman mga kaibigan. Oh no, the chase is real, and they might get a kill, and they might get another kill. But here comes the Alchemist,
with a stun, and they will only lose clockwork in that engagement, and but that is a much needed kill for Team SMN to at least delay yung aggression ng Team Precious dito sa laban natin na to. In a way, Precious, makakapag-farm lang, and SNY completed on your Gyro Capture on top of a Dominator and Face Boots. Napakayaman ng clockwork natin na to. Queen of Pain natin, going for a Soul Booster build. Bloodstone yata ang gagawin dito. Ooh, maganda to. They have stocks. And Gyro Capture will cash in this ancient stock dito. At yan ang pera. Mali matching gaming, mga kaibigan. Sama-sama sila sa XP. Sama-sama sila sa lahat. Ang sarap ng buhay, team. Team, sarap ng buhay natin, team. And Gyro, cashing out. Viris team, they might go for a Roshan dito kung gugustuhin nila. Roshan is alive. They have the Alchemist negative armor. Acid spray. They also have Disruptor dito. And they will be going for the rush dito, mga kaibigan. They will be spotted by a wards. Dito wards nga natin, they have vision. Kaya na vision ng Radiant side natin. Dark side, this is their vision. So they know if there will be a rotation coming in. At sama-sama technique. Masyado silang huli rito, mga kaibigan. Wala silang magawa. Oh no, the Roshan is falling down fast. Roshan will be claimed dito. 19 minutes of the Aegis of Immortality. But sa parang malungkot na, they pop the smoke under the Radiant Observer Ward. So malungkot ang buhay. Slardar. Dire's middle tower is under attack. Smoke sila rito, mga kaibigan, heading towards the top lane, hoping that someone will defend, but the Gyrocopter, Queen of Pain and company, they are in the bottom lane. They will be looking to take this tier tower bottom. However, walang aabutan dito, mga kaibigan. Nag-walkathon sila dito. Wala silang tropa, wala silang magagawa. At ayun, Radiant's bottom tower is under attack. Might be a tier 3, mga kaibigan, kung hindi sila hahabol. Oh no, nandun sa top lane yung kalaban. Pwede yung fortify yan para lalo madelay. And with fortify na, nadelay lalo, napilitan mag-DP, mga kaibigan. At eto na, magmamatcha, marcha na. Marcha, marcha. May Aegis tayo dito. And Shaker, wala siyang dito. Lake Dagger. Oh no, Slardar. Pwede siyang abulin ng hotdog ni Aljur dito. At napakalungkot ng buhay niya dahil tatamagan ng hotdog ni Aljur. Tinamagan ng hotdog ni Aljur. Alchemist, bombastic ang galawan, magkakabakbakan na rito, mga kaibigan. Shallow Grave, pop by Dazzle on the Darkseer, nagkakatakbuhan. Lina is the first one to fall, and this might be really a tier 3 tower. 20 minutes into the game, wala silang magawa, hindi nila mapigilan, mga kaibigan. They don't have their Lina, they don't have their burst, and the tier 3 will fall just like that, and they will go for this healing rocks into the bottom lane, and this level 4 homing missile will deal damage. And tinamaan na naman siya rito. Tinamaan na naman. Girls lako. Boom! Basic. Hindi siya makapag-rain. And that is Gyrocopter. Airshaker going in. Naglalakad. Medyo bad boy. Si Slardar pumasok na rin dito. Wala na rin siya magawa. Oh no! Pinaglaruan siya. Ginawa siyang boy toy, mga kaibigan. The boy toy Slardar. There's the fissure. Pero even the Disruptor too tanky. But the Disruptor will go down. Buyback coming in from the Airshaker. Pero wala na siyang echo. Nag-buyback ba siya? Wala siyang mapapatong skill. Napakalungkot ng buyback. And pose. Wait. Na ano daw, napuwing daw, mga kaibigan. Oh, piso, hulog lang. Nahutdan, sabi. At ito na. They will claim the set of rocks in the bottom lane. They just lose their Disruptor. Queen of Pain is still alive and has Aegis with 3,200 gold. Queen of Pain, the MVP of this game para sa team ng CITU. 6-19 is the score. Napakabilis, Kuya Eddie, ng mga pangyayari dito. Queen of Pain, I think, Octarin core. Octarin na bibili niyan. Octopus core. Bumili na ng Octopus core. Ah, hindi. Octacore. Octopus core, mga kaibigan. And Alchemist with Mecha and Arcane. May creeps na siguro to. At grabe, may 2,900 gold siya. Nung bumili ng point booster. Kung bibili niya lang agad yung siyang Queen of Pain. Or Disruptor even.
and 22 minutes into the game, that is a 20k gold lead going in favor of the Dire. Ay, hindi pala, XP 15, 20 yung gold. Tama. Boom! There it goes! Ang Alkin na naka-ulti, pero napakabagal ng attack speed. Napakalungkot na Alkinis, mga kaibigan. Gyro with a BKB. Queen of Bane with the Octarine Core. Aegis is still up on him, though they will be planning to put some more pressure dito in the map. Gyrocopter is here. Queen of Bane blinking out ng walang dahilan. Amazing. Amazing player. I like you. I like you. Four stop on your clock. At si UC Bermuda, mga kaibigan. Bermuda, pangalan niya dito. Blinking, coming in from the Queen of Bane. Trying to catch someone off guard. Nahuli ng mga kaibigan si Dazzle dito. Hindi niya makas mga kaibigan. Napakalungkot ng buhay niya. Tinamaan siya ng battery assault at hindi niya makas, mga kaibigan. Here comes the hookshot coming in from the clockwork. Lina will be able to stun them both. Pero aabulin sila dito. Queen of Pain, pak, nilason, tinulak, mga kaibigan. The Laguna will be pumped. Pero Queen of Pain with the ultimate. At magla-lifesteal siya dito. There's the Mega, there's the Force Stomp. Here comes Alchemist. Patay, huli dalawa. At mukhang dito na magkakaupusan ng lahi. Tartar will fall. Here comes Queen of Pain, blinking in aggressively. Echo Slap, bam, tinamaan ng lockdown. And the, oh no, the lone survivor, mga kaibigan. Pinabalik, ginlimp back dito si Bermuda. At ginawa siyang totoong damo. Kinain siya ng mga baka. Bermuda, the Bermuda grass. At si Dazzle, wala siyang kamalay-malay sa nangyayari, mga kaibigan. Hindi niya na alam kung ano gusto niya gawin sa buhay niya. Hindi niya matulungan yung mga kapit niya. I'm so sad. I'll try to defend. I will do my best. No! Why me, my friend? Why me? Shallow grave, I'm alive. O sige, patuhin natin na lason yan. Patuhin na lason. Rocket sa mukha. Boom! And the Queen of Pain, godlike in this game. They will complete that five-man wipe. Lina is alive. Alive, but not longer. Ay, hindi. Oh, binato sa mukha si Lina. Lumapit pa siya dito. Clockwork hookshot. Patay na naman si Lina. Si Stardog Millionaire na kipaglaban sa kamatayan. Vacuum sana, pero wala siyang wall. Napakalungkot na vacuum, mga kaibigan. Vacuum wall. Wala siyang wall. And there's the GG call. Vacuum, pero walang wall. At shallow grave, pero walang weep. Napakalungkot. And they will lose game number 1, 25 minutes, same password, GG well played, go next, dominating performance coming in from Team Precious, my Precious, is doing it. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. We'll be right back.
Dire team pick. Radiant team pick. Doom. Dire team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team ban. Seconds remaining. Reserve time. Okay mga kaibigan, game number 2 ng best of 3 series natin para sa National Cyber Collegiate League. This is UC, Team San Marino from UC laban sa Team Precious ng CITU. At shoutouts nga pala sa bago kong uniform. I love it. My new uniform, you know. 1-0 ang score lamang ang Team Precious from CITU. Again, bakbakang Cebuano versus Cebuano dito sa National Cyber Collegiate League. Yes, Misan? Pwede. Radiant team pick. Crystal Maiden. Dire team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Dire team pick.
Sky Wrath Mei. Radiant Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team check. Ako yung muling nagbabalik para painitin ang inyong hapon. Nyapi. Binabati ko pala ang mga nanonood nating mga Repa Pips dyan sa Cebu. Maayong gabi sa inyong tanan. Game! San Marino versus Precious. Current heroes for both teams. For Team Precious, they got the Doombringer, Shadow Fiend, Crystal Maiden, and the Disruptor. For Team San Marino, they have the Tusk, Night Stalker, Ember Spirit, and Skyrat Mage. For Team San Marino, kulang sila ng kung imi-meet nila yung Ember, kulang sila ng Position 1, Carry. Dito, para naman sa Precious, wala rin silang Carry dito. They have the Offlane Doom, SF Mid, CM, and Disruptor will be their support. So, kulang sila ng pares team. Both teams opting to pick as their last pick dito yung mga Carries nila. So, tignan natin kung ano magiging Carry for Team Precious dito. Can easily go for an Anti-Mage para instant food trip, Skyrat Mage dito. Pag nag-AM ka, Ember Carry, baka mag-Mid yan. Pwede din. Depende naman sa gugustuhin nila yan eh. Pero, mga mid laner, halos Queen, We Are, Lanaya, tsaka Lena, ban na dito. AM, ban pala rito. Or Shaker, Alchemist, Bounty, yan. They will go for a Slardar, giving them yung mga minus armors nila across the Shadow Fiend, the presence of the Dark Lord, and of course, amplified damage coming in from the Slardar. They can easily take down yung mga makukunat na hero dito, especially the Tusk and the Night Stalker. Grabbing minus armor niyan, especially if Slardar or even SF will opt out to build a Kiras dito, sobrang hirap na labanan nitong team. Precious, of course, if ever team fight, meron silang, hindi, sabi kay Susmid nga tong kalabila. Doombringer can easily cancel out one hero on the side of San Marino. It can easily cancel out Ember or even the Sus. Tignan natin kung ano ang mangyayari dito. Pakita muna natin ang mga, pakilala muna natin ang mga naglalaro for Team University of Cebu, San Marino. It's Meek and using the Embers, Roxanne on the Zeus, Bermuda using the Night Stalker, Clow on your Skyrat Mage, and Kyle playing the Tuskar. Para naman dito sa CITU, it's Keikaku on your Disruptor, SF being played by Blurry Face, Doombringer for Precious lang, wala lang ang pangalan niya, Crystal Maiden for Kauro, at Slardar for Kintaro dito, mga kaibigan. Tingnan natin, merong post dito. Tingnan natin makareconnect ang Disruptor para dito sa Team Precious, at sisimulan na natin ang bakbakan na to. This is again the National Cyber Collegiate League, brought to you by Mineski Infinity. My name is Duno and I'm from Mineski TV. At Ginarao. Okay, this is it, Pansit Slardar. Tamang Slardar lang. Game is post. Si Sus naman ang na-disconnect dito. So, kanya-kanyang disconnection muna. At hindi makompleto ang isang Dota game pag walang disconnection. Obligado lahat ng laro may disconnection, mga kaibigan. Matik yan. Magbibisaya na po sila. Hindi ko naiintindihan.
Pero dati fluent na ako diyan, naiintindihan ko na 'yan eh. Ewan ko ba ano nangyari sa akin. Gaming ako ko nimo. Gaming ako. Nabati ko pala mga nanonood sa stream. Hello. Actually, may laban ng Miniski at saka Exing. Baka wala nang nanonood dito. Okay lang. Tuloy pa rin. Ganyan ang buhay. Rock na ito. Ayan, nanonood yung mga kaklase nito mga to. Chill, chill. Binabati ko mga taga UC, University of Cebu. Hello. UC Mandawi and Lapu-Lapu. UC Main. Ayan, mga UC MET. Sa ano naman sa CITU, binabati ko kayo mga nanonood diyan sa CITU. 5 man smoke of deceit mga kaibigan, early 5 man looking for blood mga kaibigan. Etong team ng UC, naghahanap sila ng mabibiktima. Bermuda ang nauuna, pero hindi ko alam kung dapat siyang nauuna dito. No skill point para sa mga to. Pwede nilang snowball rolling thunder pag nakita sila, pero maganda. Maganda likuan nila Slardar, nandito lang nababantay. Uy. Uy, uy, they know. Okay, tara na guys, it's time to snowball rock and roll to the world. Wala, hindi nila nakita sa rock and roll to the world. Uy, ba't piniping yung observer dun? Paano nila nalaman yung observer dun? Snowball, sinama si Skyrat, sa daming isasama. Si Skyrat ang sinama mga kaibigan, napakatindi, nalito sila kung sino nga habulin nila. Oh my god, sinayang ang oras. Ang dami pwedeng isama, baka si ano, dapat itong may searing chains. Diba? Tingin na. Nasa mali. Makita lang sila dito. Oo, nagkakita. Nagkita sa mata. Concusive shot. SF securing the top lane bounty rune. Zeus will get his own bounty rune here in the bottom lane. So both mid laner getting the bounty rune. So okay lang yan. Doombringer, wala siyang katapat sa top lane muna. Night Stalker off lane. Para dito sa team ng SMN. Tignan natin kung i-epekto ba yan. Ano to? Skyrat Taskar support. Okay. Uy, nagkaplano sila masama dito mga kaibigan. Kaso yung courier masyado silang late. Oh no! And Crystal Maiden. Table spot. The Taskar dito. Ang plano nilang masama ay hindi na magtatagumpay dahil nakaligtas na ito. Yung snowball sa CM. Gusto nila. They want to kill the CM. CM. Pero delikado sila dito. Diving under the tower. And this might be a first blood going in the way of SF. And this could be a double kill. Double kill! Hindi. 2-for-1 trade. Ang nakakuha ay si... Ska... Ano? Sino nakakuha? Nag-split lang sila. Pero first blood going in favor of the SF. So last hit and deny. SF is 3-2. At makakakuha pa siya ng additional souls. Going the way of SF, currently having 15 souls dito. Zeus is, in terms of CS, 4-0 up against a 4-3 SF. So chill lang siya. Top lane matchup natin. Actually, napaganda para pa dito sa team ng Precious ang labanan dahil nawala na support ang Ember Spirit dito sa top lane, giving enough space for Doombringer to get his level, to get farm dito sa laro natin na to. At pero ito, nandito sila sa likod. Skyrat Mage trying to outflank Doom. There's a conclusive shot. Doom. Naku po, ang Doombringer. Scorcher. And they will get the kill on the Doom. And with the body work, grabe ang booty work na ginawa dun ng Ember Spirit. And here comes the Taskar with the Rolling Thunder. Race won't hit. Oh, Crystal Maiden. Nagpaplano na masama. Boom! Hindi tumama! Ang galing mag-race! Grabe! Dalawang race, hindi tumama! Amazing player! Ang husay mo mag-race, bro! Isipin mo, nag-race siya dito. Dalawa yung kalaban, dalawa yung pwede tamaan. Dito niya binato. Eh, no? Ito yung isa. Dito nag-race! Amazing! Tapos nandito na yung kalaban. Dito nag-race! Amazing! Ano niya? Tinatakot niya lang. Ayaw niyang saktan yung mga kalaban lang. Ganun lang yun. Pero, nasa mali. Kumbaga, mali yung calibration ng ano niya. Nang race niya rito mga kaibigan, maladota 1 race. Ito, Slardar is 10-5 in terms of CS up against the Night Stalker na 6-0 dito sa laban natin. Well, nakakalain naman sila na maayos kasi masyadong aktibo itong mga support dito, lalo na itong support ng SMN kung saan sila napupunta. Actually, hindi lang support, tatlo na sila mga kaibigan na gumagala dito, amazing! 1-0-1 laning mga kaibigan at tatlo ang gumagala. Ewan ko ba tapadpad si Jesus dito, pinaglalaban siya. Naglalaban siya rito. Napakasama ng ano, mangyayari. Hop, gidlat-gidlat lang. Tingnan natin. Doom, balik na naman siya sa pagsosolo niya rito. Ay, pag-normalan. Ewan ko sa Doombringer na to ha. Masyado siyang maasim.
alam mo, may diborsya pero hindi siya kumukuha dito. Pwede naman niyang kunin to. Oh, ay nako, ang dami mong pwedeng kunin, bro. Ito, oh, unholy aura, oh, health regen. Ay nako. Pag may 2 point ka na dito sa Debor, di ka... Yung iba nga, level 2, meron eh. Ano ba to? Kailangan dumaan yata nito sa ano? Sa training days of how to be a Doombringer. Kasi wala siyang inuha, kahit yung armor na bonus armor na ano, ayaw niya kahit... Actually, kahit kunin niya tong kobold eh. Sabi may aura, ito, pwede niyang kunin to. Oh. Oh. Ang dami niyang pwedeng kunin, kaso ayaw niya. Nalulungkot ako para sa Doombringer na to. Level 5 na siya, mga kaibigan. Bakit ganun? Anong explanation dito? Ba't di siya kumukuha ng creeps? Oh, kakainin niya yung range. Kakainin niya yung range. Ah, hindi. Oh, kumuha na ng creeps. Kanina pa kita. Kainin mo na to. Ay, nako. Ay, niya kainin. Para meron siyang unholy aura. Oh, lumagpas siya. Yun! Amazing. After 4 minutes. Nagawa mo na rin ang dapat kanina mo pag ginagawa. Siyempre, pag meron kang level 3 na ano, Scorched Earth. Diba? Kailangan mo unholy aura. Grabe yun, parang may libreng sing-sing ang kinahin. Pero bumalik siya rito, mga kaibigan. Eto, oh no, binlock siya. Pumasok siya, pero nakipaglaban siya. Isa siyang tunay na bayani. Nakipaglaban siya, 2v1 ang kulat niya, diba? O oh, ikaw naman, you're next, my friend. Hu, ya, chop chop. Kalbeto. Sinap chop. Kanina niya pa dapat ginawa. Sinakwave niya, nagulat sila eh. Meron siya kapangyari ang itik eh. At ito, bubili na siya ng Orb of Venom and Gloves of Haste. Ito na si Crystal Maiden, mga kaibigan. Here comes Esep. Oh! Hindi na naman tumama yung race niya. Isa na. Amazing! Napakasakit ng buhay mo. Tatlong race na yung dito matama. Tama yan. Magkakila ka at saka bote para marami kang mana. Ito, ito. Sure na to, sir. Sure na to. Sure na siya. Tamo, hindi niya pa binato yung pang malayo. Tsaka niya, op, Crystal Maiden, dumidiscarte. Okay, okay, mahusay yan. Boom! Nice one! Swanity! Money, money matching! And he will get a full threads dito, mga kaibigan. Doombringer, ayan, tumatrabaho na siya. Meron na siyang level 7 na siya. Meron pa siyang Doom dito. Si Skyrat Mage, nakita niya. I saw you! Okay, Doom ka ngayon. Op, Doom mo na! Pakakita mo na nga po eh. Hala, di niya dinoom, tapos pwede niyang i-shockwave, patay na yun eh. Napakaliit ng buhay nito. Pero hindi. At least forcing out ATP rotation. Tatlo na yung kalaban dito, mga kaibigan. Oop, kumain siya. Kumain siya ng creeps. Relax. Except, he will get a haste rune and he is now heading towards the top lane and they will beat out this Doombringer dito. Tignan natin kung ano plano. Magamaganda plano, mga kaibigan. There's the Doom. Oh no, Skyrat Mage na. Oh, hindi tumama yung race. Hindi tumama yung race. Pero pinag-normal na lang niya dito. Tignan natin. One more race. One more race. Dako na, tumama sa wakas after ilang years. And triple kill para sa SF. Sulit. Sulit, X 150, triple kill going in the way of Nevermore. SF, mga kaibigan, getting that triple kill. At napakalungkot if you are the tri-lane. Dahil mukha na kayong off-lane na tri-lane, mga kaibigan. Meron na kayong napakalungkot na Night Stalker dito. Na ang CS ay 17 and 2 up against a 30 and 13 Slardar. Pero yung tri-lane yun na dapat nagdo-dominate ng lane, ayun, wasak. Wasalak, mga kaibigan. Na gumak, dinom, tin-triple kill sila. Si Skyrat Mage siya walang kamalay-malay. Eh nakasalubong ang SF. At si Sus, di pa siya level 6 na siya. Yan, may Thunder, ano na siya. May Thunder God Rat na siya dito. Tingnan natin kung may mabibiktima siya. At nag-high-high na lang silang, mga kaibigan. Ganun lang daw ka-easy fan-easy itong game nila. Slardar with Stout Shield and Boots with 1,700 gold. Just 500 gold short of that dagger. They are planning to go for this Doombringer. Nahuli na si Doombringer. Lalaba pa rin si Doombringer dito. Aabutin niya Skyrat Mage. Gusto niyang puwersahin, mga kaibigan. Pinipilit niya baka magdugo. Boom! At sa wakas, mamamatay siya rito. That is a 4-man rotation. Dahil nandun pa ang Sus, pero space created para dito. At Night Stalker, nag-teleport pa sa top lane. SF, malapit na siya sa mecha. Slardar, 100 gold short. Actually, 50 gold short. And this is now a completed dagger on your Slardar. So they can now initiate properly. Night Stalker, meron siyang Urn of Shadow. Skyrat Mage, hubad sa katotohanan. Taskar, wala pa siyang boots. Pero ito na ang Slardar na may dagger. Susubukan na nilang punta niyan. Ito na,
Blinking in mga kaibigan, amplify damage. May nag-TP si Skyrat Mage, napakatibay ng buto niya mga kaibigan. Pero Slaughter overextension, Zeus ultimate taking down. At nako, mukhang dito pa sila maubos. Pinabalik si Ember Spirit. Where are you going? Sit down. At nagkahulihan Crystal Maiden, gusto niya ng dugo. Oh no, Ice Shard, boom. Dito naman tumama ang race. Napakalungkot, Doombringer, snowball sa mukha. SF nagre-race din, nagre-race. Oh my god, this SF's giving me cancer. Sige SF, pilit mo. Nagpa-farm siya rito. Oh, mag-race. Oh, nag-regem. Ang tindi mo dun, bre. Ang galing mo. Tatlong, dalawang. Ay, tatlong race hindi tumama. Tatlong race hindi tumama. Sinama pa yung regem. Buong combo hindi niya pinatama. Si Doombringer nagkamot na lang ng ulo ron. Diyos ko, Dai. Lumaya si Inday. Kung may replay lang yun, mga kaibigan. Isang race dito, isang race dito, isang race dito. Tapos nag-regem dito. Hanggang dito lang yung regem. Boom! Nandito lahat ng kalaban. Amazing! Huwag mo nang gagamitin yan. Kitang-kita namin lahat ng pangyayari. Kahit itanong mo sa mga classmate mo nanonood ng stream, grabe ka. Nagbabakbakan sila rito, nagpa-farm ka, tapos nagre-race ka, walang tumatama. Ang galing. Tibay mo, pero ito. KS, kill secured for Crystal Maiden. Bawal to sa SFRs, hindi tumatama yung race. SF Lord, pre. Grabe si SF Lord dun. Panoorin natin siya mga kaibigan. The real SF Lord. Alam mo, dapat nag-4 point ka na lang sa presence of the Dark Lord. Tapos Desolator Recta, huwag ka na mag-race. Nakakainis eh. Ito, bakbakan na naman. Winabol si Sus mga kaibigan. In-amplify damage. Sinaksak siya ni Doombringer at si Doombringer na ipaglaban dito. Nasa si SF nandun. Disruptor nandito. Nasa na rin si Slaughter. Patakbo na rito. Naka-double damage. Blinkin. Lord, din nag-blinkin. Amazing. Hindi siya nag-blinkin dito. Susubukan siyang umabol. May double damage rune siya rito. Ember Spirit. Nagpa-farm. SF. Hindi na ako sasama dyan, boss D. Baka makita na naman nila mga mali-impactong races ko. The race is real. Bald, please fix SF. Masyado daw maliit yung area. Hindi tumatama eh. Eto na si Slardar with the double damage rune. At wala pa siyang ibang item dito. SF, punta siya sa bottom lane para mag-farm. Nice one! At okay, di, boss D, tumatama na yung race ko. Nice one. Tingnan natin dito. He will be able to take this tier 1 tower in the bottom lane. Walang contention yan. Oh, mausay. There's the fortification. Tingnan natin kung makukuha niya yan. Night Stalker, nagmamadalig. Pero I don't think kaabot sila rito. There's someone TPing dito. Regem! Bumaba! Ah! Patabahin mo yung race mo! Tumama yung race niya! Amazing! Here comes the Skyrat Mage! Hindi normal ni mga kaibigan! Naipaglaban! Naipaglaban! Double kill! Gusto mo ng triple kill? Magbibigyan kita! Pero nandito na Snowball! Boom! Wasakang Edsa! But that is a tower, a double kill! And here comes Doombringer! Will try to finish yung nasimulan ni SF pero Nightstalker! He is too fast! Too fast to cast mga kaibigan! At pinapabagal siya ng sigil dito! O sige, gusto mo ha? Ikaw na lang! Naku po! Bakit ka ba, ba't mo ba siya inaaway? Nakatakbo na nga yung Nightstalker, gusto mo lumabang ka pa? May tsakit mga kaibigan, may tsakit yung Taskar. Level 5, napakalungkot ng buhay. 15-9 is the score. SF, even though dying dun sa engagement na yun, nakakuha siya ng dalawang kill, nakakuha siya ng tower, and created so much space para sa kuponan niya rito dahil they will be able to take down this tier 1 tower as well. Slardar now rotating dito with Dagger. He will try to get a rune dito sa top lane and he will get a bounty rune. So tignan natin dito, makakapagbote siya. Uy, pinabalik sa mukha. Ang napakamalas naman ng Emberino Spirit na to mga kaibigan. At eto, tignan natin, there's a Nightstalker, nagbabadya. Meron siyang Enchanted Mango. Sus nandito rin. Meron kompleto rin ang kupo nandito mga kaibigan. They will be spotted by a Radiant Observer Ward. And SF now up with Yasha Mecha dito sa laro natin na to. Slardar trying to bait Ember Spirit. Naku po. Delikado Emberino rito mga kaibigan. Nandito na rin ang Doombringer going towards the top lane. And SF also rotating towards the top lane and this will force Team SMN on the retreat. They will be able to spot SF rotation dahil meron silang observer ward dito. At alam na. So this engagement, I think 5 man into the top lane. Tingnan natin, mapapatipi, mapapalayo ang Emberino rito. Pero Ember will just regen. Nag-iwan naman siya ng remnant dito. So tingnan natin, magpapakbakan sila rito mga kaibigan. Doom is up. SF Rekem is up. Here comes Lardar catching Zeus. Race mga kaibigan, race farming. SF still alive, he will pop that mega. And here comes the Doombringer onto the backside. Ember Spirit has been doomed. There's the Regem.
Very low on HP. Wreck him sa mukha pa rin. Oh my god, SF pala patay doon. Here comes, ano sino to? Si Zeus mamamatay. Buyout coming in from the Ember Spirit. Ember Spirit in the back lane, trying to sandwich. Pero apat ang kalaban niya rito. There's the glimp back, mga kaibigan. Slardar with the stun. There's the teleport. Freezing field. Let it go. Let it go. Si Hub, sabi ni Ilsa. Boom. Slardar, mamamatay ba? I'm alive! Boy, nabon! Boy siya. Boy siya rito. Buhay. I'm... At si Night Stalker, nagtatatakbo, mga kaibigan, si Mang Jose. Apat ang patay. Sa pagkakataon na yun, napabuyback pa, pati si Emberino, nagbuyback, sabay na matay ulit. At ngayon, lumpo na siya, mga kaibigan. Kita mo ang network niya, 3,400, position 1 hero, safe lane farming. Wala siyang magawa, 3,400, sunuko na ang bataan, ayaw niya na mag-farm. At naligo siya ng let it go ni Crystal Maiden. Ayun, marami si Doom dito. Aghanim Scepter na, malapit niya nang mabuo yung Aghanim Scepter niya rito. At dahil Sound of Midas, this is a 14-minute point booster. Actually, 400 gold short of Aghanims na lang siya rito. May Midas siya, may Tranquil Boots siya, may point booster siya. Alas kompleto Recados na siya rito. Slardar going down. Dito, dagger threads na siya. SF, namatay din sa pagkakataon na yun, pero mayama pa rin. He is 9,000 in terms of net worth dito. And here comes Slardar, mga kaibigan. At there now. SF, buo na ang SF wide dito. Thunder God Rat revealing their position, so they won't engage. Ember Spirit, nalulungkot siya, mga kaibigan. Quelling Bill Blade at literal na poor man shield at sapatos na brown boots ang item niya rito. Si Slardar may 700 gold dagger. I think kailangan umupuinsa na ng umupuinsa to Doom na with the Naganim Scepter. Pinanindigan niya na yung Unholy Aura. Amazing. Here comes Doombringer in the top lane, trying to hide, mga kaibigan. Pero Radiant's top tower is under attack. There's a brief lag, pero okay lang. SF, SNY is up on your Shadow Fiend. He will get a Invis rune. That would be a tribute. Slardar, nag-aabol siya rito. Naka-auto sprint si Slardar dito. SF with an Invis rune, mga kaibigan, naghahanap ng mabibiktima. Wala siyang makikita rito. Pero magmamarcha-marcha siya dito. Zeus nasa gitna. Ayan, makikita niya. Oh no, nag-aabang sila rito. Inabantayan nila yung position na Zeus. Oh, naku po, Zeus Mario Josef, lumabas pa siya rito. Boom! Masyadong nag-pop na si... Op! Op! Akala ko, magmiminti siya lang raise ng mga kaibigan. Napaka-sad life na ng SF na yun. Skyrat Mage trying to split push. Ibang galawan niya. Doombringer nandito sa may likod. May mahuhuli siya rito. Nahuli niya, pero hindi niya bibitawan Doomburger niya rito. Instead, they will apply pressure on the tier 2 tower in the mid lane. We are now looking at a 12,000 gold lead and 7,500 experience advantage going in favor of the Radiant side. Slardar, Doombringer with the Hand of Midas pa rin. May additional 1,000 gold na siya rito. Farm lang siya sa mid lane. They will now go dito sa Rosh Pit. And amplify damage. Minus 16 ang armor ni Roshan. At napakabilis niyan, Kuya Eddie, kung tutusin. Susubukan ba nilang dumipensa rito? Magpapakamatay yata sila, mga kaibigan. May suicidal tendency yata itong mga to. Susubukan nilang mamati. Pinakitlat nila para makita nila. Kaso the Aegis going down. And that is SF carrying an Aegis of Immortality, and meron na rin siyang 1,100 gold dito. Ember Spirit going in for a travel as his first item, 17 minutes into the game. Mukhang maglalakbay na siya dahil naka Boots of Travel na siya rito. Yeah boy! Boots of Travel ka boy! Ano? Boots of Travel, farming. Pero, paano ka lalaban kung Boots of Travel ang inuna mo? Sa ganitong pagkakataon, delikado na kayo. Si Blurry Face, mga kaibigan. Si Precious sumabante na rito. Naka-armor na siya. Oh. Pati yan. Oh. Wasakan Tore.
marcha. Naku po, tinalunan ni Slardar mga kaibigan. Naku po. Uy! And that is Doombringer getting a mega kill streak. SF going for an advance. Eto na sila mga kaibigan. Sigil being slowed down. The Sigil will fall down. Slardar catching three. Here comes SF with an Aegis mga kaibigan. He is low on HP. Taskar, there's the Walrus Punch. Pero wala pa rin. The race. Killing spree for your SF. Doombringer nag-hubble. Zeus going down. Nightstalker to follow. Ember Spirit doing everything to stop. At low on HP na rito ang Disruptor. But still, Disruptor will survive. And the tier 3 tower in the bottom lane will fall. And maybe Rax to follow dito. Wala silang magawa. Too late to apologize. Too late to contest. Here comes Slardar. He wants to go in. Naghahanap siya ng mabibiktima rito. Pero mapipigilan siya ng Skyrat Mage. There's the Skyrat Mage ultimate. Nightstalker going in. Nakikipagsunormalan. Skyrat, patay na naman. Bracing Field. Tanggal ang kunat dito. May nag-teleport na Taskar. Umapercut na naman. Ang tindi niya doon, bro. Pero mamamatay siya. And that could be the game. That could be a team wipe. And that could be GG, mga kaibigan. Lampakidlat pa si Sus para may swag. And this lane of Rax, the bottom lane, the set bottom set of Rax, going down, Slardar with the stomp. And that is a triple kill for your SF. Unstoppable streak. At ewan ko anong ginagawa nila rito dahil tapos na mission nila. Dapat nagbaback na sila pero nag-overextend pa sila. Gusto nila ng dugo dito. Naghanap siya ng mabibiktima mga kaibigan. Ewan ko, bida man 2015. Bumili ng BKB. Nag-BKB, nag-regame, amazing. Wala lang, bumili lang siya BKB para sayangin yung 10 second charge. Pwede na, pwede na. And that is GG, well played. They will sweep the series 2-0 mga kaibigan. At mapupunta sa lower bracket dito ang team San Marino. Kakalabanin nila ang team Ateneo de Davao para sa isang BO1. At itong dalawang team, ang team Precious at ang team ng Walang Forever ng Bacolod ang maglalaban sa upper bracket natin. So babalik ako.